meditation bahagi, meditation bahagi siya. There are seven components of a PRP Bible study. They are, number one, worship. Pauwisan po ano, kadalasan po natin ginagawa ito every Bible study. So, we praise the Lord. Kapasalamat tayo, sabi nga, pag tayo pinupuri, umarating ng presensya ng Panginoon. Amen. The Lord marami sa praises of His people. That is why we worship. We are awitan. Yung lesson number one, hindi po tayo nag-worship. Ano po? Napansin niyo ba? Sa second lesson, hindi rin. Papasok ang worship din sa third lesson. Kasi hinahanda natin sila. Kasi po, sa aking perfecto naman, minsan meron kami yung Bible study sa isang office. Kabitit lang yan sa Senate Factory yan. Hindi pwede magmalakas ang worship, pinagbabawa lang. So, minsan ang skip namin. Pero mahalaga siya. Okay? So, yung worship is how we thank siya. Okay? Yung pangalawa naman is accountability or follow-up. O yung tinatawag natin sa Tagalog ng pamamagitan. Tama ba yung Tagalog? Kasi may assignment ko, so isa-check mo siya. Namagitan niya yung kanyang ina, yung basang kanyang assignment. So, importante din siya. Kasi nga yung sinasabi natin, the more you respect, the more you can respect. Okay? Kaya dapat respect so that you can respect. Kaya din natin silang respect. Yung new lesson naman, alam natin naman, early meeting, at katulad din na magbabago tayo. Kailang early meeting, may bago tayo. Pero ito sa PPT lessons, meron ng ready, hindi mo na kailangan, hindi matulog magdamag, kasi ito rin naman yung kahanda. Kailangan ng pag-aralan mo, binaanan mo rin. Okay? So meron na tayo yung lesson, yung decent classroom yung magbabahagi. Ito mo yung decent ng Panginoon para sa bawat pinamilingan mo. Kung mahuli nila yung vision, if they touch the vision and run with it, dadana talaga sila. That is why it's very important. Every meeting, i-encourage mo sila, ipakita natin sa kanila na ito yung mga nais ng God. We need to give it to Lord that many will be saved and be discipled. Kung mahuli nila yun, dadana sila. They will run with the vision. Ano yung iba doon? And then yung panglima is action plan. Kailangan i-review natin sila, magbe-decide sila. Kaya meron akong kailangan gawin. Hindi lang ako nandito para makinig. Meron pinapagawa ang Panginoon sa akin. Dapat, every time, meron siyang planong gagawin for the Lord. Kasi mga bata pa ito, mga new believers, ano po, maging tayo na yung malalaki, dapat alam natin kung ano yung next step. There should be a plan. Kung walang plan nyo, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya kailangan yung plan na kapalagi. Amen ba din? Amen. And then, kailangan may practice. Kasi nga, you are building the confidence through competence. Kailangan masasabi sila. Habang ginagawa nila ito, that builds up their confidence. That is why they can go and start on their own. And then, yung pamilya is pastoral care or care for the needs. Lahat ito ay importante. They are all critical. Okay? Importante siya. Bahagi ng isang PRP Bible study. Kailangan tandaan natin, this will include all the components of the PRP Bible study. Worship, accountability, new lesson, different classroom, action plan, practice, and pastoral care. Lahat po ito ay dapat nag-dwell together yung components nito. Ano ba? Lahat ba ang ginagawa natin ito? Okay. Kailangan, include din, which of these components did you include in the first PRP Bible study? Yung ginawa natin yun. Yung kailangan PRP lesson nyo is yung babaeng tinatawag ng marami. Tama po ba? Kung tatanungin ko kayo, ano yung include din sa first PRP Bible study? Definitely may new lesson. Ano yung new lesson? Luke 7. Tama po ba? Yung babaeng tinatawag ng marami. Yung different action ng building siya. Action plan ng dinar, practice, pastor, okay. At ilan yung sinabi ko, yung worship sa third lesson. Bakit walang follow-up din sa lesson
bata, just five pa lang. Wala ka ba ng follow-up? Okay? Pero, doon sa lesson yung people to lesson. Hindi din kaya walang follow-up, kasi five pa lang. Wala ka pang tinanong na dalawang tao yung babahagi naman. Pero after lesson na, hindi na yun. So, you hold them accountable on the second lesson. Kasi hindi kami sila na, hindi tayo tinatin sila na they will share to at least people. So you can check on them. You can follow up on them. Hindi po ba? So sa lahat ng lessons na, third lesson, ang binayin ng worship, then all the components are included. Okay po? Tumari, when you use lesson, then say you get 30 minutes, 2 minutes, 30 minutes ba? Kung ano yung using, paano pa natin ma-input yung show natin ng people to buy the lesson. What will be the report? Very important, having a dapat palaging included if you want your Bible study to be really powerful or malakas. Yung components po natin ulit, yung powerful components, seven po yan eh. Titignan natin ang talaga yung dapat natin palaging na doon at bigyan ng mas halaga. Yung worship, yung accountability, yung lesson, discussion, action plan, practice and pastoral care. The components make this Bible study powerful. Ito po yung bahagi. Hindi ibig sabihin kung ano yung nilalaman. Kung ano yung kabahagi na, yun po yung nagdagawa ng powerful. Kamu po ba, nasa ano siya, kaya nagiging malakas? Kasi included yung components. Okay? Tinginig po natin kadalasan po sa ating regular Bible study. Dito ba na-discuss na natin kay last week? Worship, palagi siyang nandiyan, hindi nawawala niyo po. Yung new lesson, palagi rin nandiyan. Yung pastoral care, of course, gusto natin mag-minister din sa ating mga minigid. But if we eliminate the unique components, ibig sabihin po yung unique, hindi natin ginagawa dati. Minsan nakalimutan na. Minsan ngayon lang natin na-realize na importante pala ito. Ito yung unit component. Ito yung pananagutan, accountability, follow-up. Ito yung different factor na stay up sila to move. Okay, so what will look bad for them? Okay, other slides. And then yung action plan. Yung pagpaplan ng action practice. Pag pinilinig po natin ito, ang apat na ito, yung accountability, yung different tasking, yung action plan, at yung practice, you only have an ordinary Bible study. Ordinary lang siya. Usual lang. Ang gusto natin, malakas. Ano po ba doon? We want a Bible study that will make trainers out of our disciples. Nakilig na sila eh. Nag-go tayo, mag-share. Sumama na sila sa Bible study. They are into step care na, discipleship na, excited na tayo doon. Two on their own, paglabi nila, sila na yung gagawa nito. Madi-duplicate nila. And then yung pang-anin, practice. You build their confidence by making them competent. Amin po ba doon? Kaya huwag natin kaniligtaan itong mga bagay na ito, apat na components nito. This is what makes your Bible study truly powerful. Amen po. Thank you. Thank you po tayo. Meron din po mga unique components. So meron mga functional ng components. Direction, pastoral, rhythm, normal. Meron mga unique components. Yung unique components ay yung accountability. Number two, accountability. So sa bawat Bible study, tatanungin sila. Ano po ang pangalan ng dalawang tao na babahagin mo yung chapter this week? Next week, tatanungin sila. So ngayon, ginawa sa babaeng pinatawag. Pag gagawin natin ang Bible study number two, tatanungin sila. Kumusta ang project sa pababahagi sa dalawang tao na binanggit mo? Yan ang accountability. Yan po ang unique component. Yan ang hindi natin ginawa ngayon. Pag gagawin natin ngayon, yan ang nakakadagdag ng multiplication factor. Para bawat tituruan, sana ang magbabahagi sa iba. Di ba ha? Pero maraming gagawin.
Why am I getting accountability? But I'm going to do this. Because I don't think I can get accountability. That's a problem in my life position. So it's for your unique component. And when you're not in the seven, you don't want to win. It's for all that you have to be doing, then you can do it too. It's the accountability. I'm not going to tell you that I'm going to be doing it. I'm going to be doing it. I'm going to be doing it. I'm not going to tell you that I'm going to be doing it. To make some of the progress, that the body starts going down the end of me. Young progress are Madame Salida, Madame the thing. To make certain not in progress. What might be for them? Okay, accountability next. What might be for them? Okay, follow up next. If a follow up next is that. To begin with, I'm Madame Salida, to make the point of in progress. I can't do my progress. I'm going to gather up a unique component of accountability. When Cicero and a unique component, number four, is the vision casting. The terminology in the meantime, vision casting, and the terminology in the Bible, the Bible has it. For every Bible study, how many of them see that? See that one? And the Bible has it. Every Bible study, do the thing that you want to put in. Lift up the tower of Solomon. He is our net and not the one of Salam and Salam. He is our dying gift. He did on Parapata and Desire. He is our dying gift. Para. Mugbahadi Tayasaiba. Para. Patawar in this Sudan. I do hang around in Gan Tayo. Para. Mugbahadi Tayasaiba. Para my friend in this Sudan. Nakapasa tayo sa matipo na dami sa dalawa ng mga para isang mga dinibang sa matipo na dinibang. For every Bible study, my vision pastor, many of you have been studying the end of the end. That's what you see when you're in the end. Nothing happens to that. How many of you have been studying the end of the end? But in the end, having come to my eyes, bow is not to come to that, I believe in some of the end of the end. As I am, you vision nothing, I am not after the end of the end. My much after the end of the end, my mind, your desire, your opening gift, my witnesses and running back at gathering to come on a deep end of that. Every Bible study. Young new component. Young nothing but that. The next new component, number five, is action time. So when you talk to Lord, vision casting. God was having vision casting. I'm going to talk about it, but Baba has it out here. Talk to Lord, God. Okay, last na po sa page 2 sa ating notes. Number 7, adjustments. Adjustments. What adjustments might you like to make as you lead your team for the Bible studies? So nagawa na. You've had 1 week. Nagawa na yung isang Bible study. Kung nagawa niya ang lahat, magaling. Kung hindi, adjustments. Ano po ang adjustments na kailangan? Kung meron. Kung walang adjustments, ayos. Kung kailangan mag-adjust, ano po yan? Okay? Pwede po ba, dyan sa inyong churchmates, pag-usapan, ano po ang adjustments na gusto niyong gawin sa susunod na T4T Bible study? Okay? Meron tayong 2 minutes para pag-usapan. Sige po.